Magandang panahon, mga ka-talks! Welcome po kayong lahat sa Oplang Tanim Karunungan ni Emelino T. Maestro. Siya nga pala, ako po si Emelino T. Maestro, ang inyong tax accounting guru. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay number one, yung pong yearly na nakakatanggap po kayo ng electronic letter of authority from the Bureau of Internal Revenue o BIR. At number two, napaka-importanting topic, yung pong 2000 tax amnesty na pinopropose. Magkakaroon po tayo ng roadshow tungkol dyan. So pag-usapan po natin yung bakit ako laging nakakatanggap ng letter of authority every year. Ha? Ito po yung situation ninyo. Tingnan yung maigi. Noong 2012, nakatanggap ka ng electronic letter of authority. Noong 2013, nakatanggap ka ng electronic letter of authority. Hindi pa tapos yung 2012 mo at yung 2013 mo, nakatanggap ka na naman ng electronic letter of authority sa 2014. Katatapos mo lang ng 2012 mong electronic letter of authority, ay nakatanggap ka kaagad ng 2015 na letter of authority. Ito po yun. Ayan. Ngayon, ina-expect mo sa 2016, baka magkaroon ka ng letter of authority. Ito bang pagkakasunod-sunod, 2012, 2013, 2014, at 2015 ay inaayunan ng batas. Sa totoo lang po, sabi po ng batas, kung nakareceive na kayo ng dalawang magkasunod na letter of authority katulad nito, 2013 and 2014, ay hindi na po dapat kayo makatanggap ng ika-third na letter of authority. Iyan po ay ipinagbabawal. Kung sakasakali na kayo po ay makakatanggap ng ikatlong letter of authority, dapat po kasuhan na raw po kayo ng tax evasion. Ito po yung rule na kailangan nating pag-aralan. Ayan po, sinasabi, dalawang taon lang, ayun o, dalawang taon lang na magkasunod o succeeding years, makakatanggap ka ng electronic letter of authority. Pagdating ng pangatlo, ayan po, dapat kasuhan ka ng tax evasion. Ang letter of authority mo ay pang-tax evasion. So, kung hindi naman ang letter of authority mo ay pang-tax evasion, meron pong requirement ang BIR. I-justify nung regional director at saka nung revenue district officer, bakit ka dapat makatanggap ng ikatlong letter of authority sa ikatlong taon. Batas po yan. So kung ako po yung consultant ninyo, ako yung tax consultant nyo, ipaka-cancel ko po yung letter of authority. At ire-request ko sa kanila na ano ba ang justifiable reason mo kung bakit kailangan akong tumanggap ng ikatlong letter of authority. So, ano pong gagawin natin? Number one, pag kakatanggap ka ng ikatlo, pa-cancel mo. Number two, itanong mo kung ano yung justifiable reason sa pagtanggap mo ng ikatlong letter of authority. Yan lang pong gagawin nyo. Napakasimple. Proteksyonan po nyo yung sarili nyo. Proteksyonan nyo yung pamilya nyo. Kasi wala po magpo-proteksyon sa inyo, kundi ang sarili po ninyo. Iniimbitahan po kayo na eto po, meron po akong trabaho at negosyo, mag-register at umatin po kayo. Para po sa inyo yan, lalo-lalo na po doon sa mga 60% na bumagsak sa CPA board exam, may mas maganda po akong lisensya para dyan. At ang lisensyang po yun, ito po makikita nyo rito. Yan, tax agent license, kahit na CPA na po kayo, hindi pa rin kayo makapagpa-practice kung wala kayong tax agent license. Bigyan ko kayo ng pagkakataon na magkaroon ng tax agent license. Ako po yung magtuturo sa inyo at magbibigay sa inyo ng mga pangangailangan ninyo para po makakuha ng tax agent license. Ano po? Balik po tayo dun sa ating pinag-aaralan.
na tungkol po sa DOF, mayroon pong 2017 tax amnesty at magkakaroon po tayo ng roadshow. Hindi po to roadshow na gawa ng BIR. Ito po'y kakaibang roadshow. Roadshow po ito ng mga taxpayer na nagmumungkahi na gusto nila yung kanilang problema ay mapasama sa tax amnesty, na yung boses nila ay marinig, papakinggan sila. Nung nagkaraan pong tax amnesty, nagkagulo kasi hindi nakapag-participate ng maayos ang mga taxpayer. So ngayon po, magkakaroon po ng roadshow ito pong grupo ng mga taxpayer na ako po ang mag-spearhead, ang inyong lingkod, Emelino T. Maestro. Ngayong December po, January, February, March, kasi ine-expect po na lalabas ang tax amnesty mga March or April. Siguro matagal na ho yung August. So para ho maisama yung tax problem ninyo, katulad po niyang pinakikita ko dyan, kasi nung nakaraan po, ang dami hong hindi nakasama sa tax amnesty at nagkaroon po sila ng malaking tax problems. Ngayon po, dahil magsasama-sama tayo, ay matutulungan natin ang isa't isa. Pati na ho yung mga congressman, senador, o mayor, or ano pa ba yun, konsehal, na nangupit ng pera ng bayan, isama na ho natin. I-tax amnesty na rin natin yung may mga unexplained wealth, yung may mga unlawfully acquired asset na hindi mo alam saan galing, yung mga property na hindi pa nagtatransfer sa kanununununuan o sa kalololohan pa nila, eh pwede natin pa-include. Kang kailangan lang magkaisa tayo. So sumama ho kayo sa roadshow, ha? Mura lang po itong roadshow na to, para lang po tayo magsama-sama at magkaroon ng iisang boses pagdating po sa tax amnesty. Yung pong venue at schedule ay makikita po ninyo sa emelinotmaestro.com/events. Soon na po yan. Marami pong salamat at mabuhay po kayong lahat.